sa evacuation center, sir. Sino bang nag-force sa mga biktima sir na lumabas o lumabas? Umalis sa kanilang mga kabahayan. Bakit kailangan niyo pa silang paalisin doon, sir? Kailangan po natin sa paligundang gano'n na nangyayari itong labanan doon ang tropa at para maiwasan po ang imputensya na kamatakay nila. Kailangan po natin sila dalit sa isang food na lugar na doon na sa kanilang kalagin niyan sa evacuation center. Para doon po sa mga dakay na imputensya o kalabanan po ng tropa at mga terorismo. And kamusta na ngayon sir yung kondisyon sa evacuation centers? Kamusta yung mga nareklamo ng mga residente? No, na expired na daw yung mga binibigay niyo yung mga pagkain sa kanila? Ganyan po ang pangyayari niya dahil po ang alam po ng ating kapagulawan ang wala po tayong binibigay na expired na pagkain para sa kanila. Hindi pa po na nalaman kung paano nangyari kaya under investigation po lahat. Alright, and then anong plano niyo ngayon, sir, na pinapaalis kayo ng mga residente, lalo na ng mga estudyante ng Kawagawa State University dito sa Kawagawa? Balik nila na pinag-usapan pa po ng lokal na gobyerno ang issue niyan at para malaman ko kung magandang paraan upang magsusunahan problema na yan sa inaing ng ating mga kababayan. Now sir, nakipag-ugnayan na ba kayo sa mga pamilya ng apat na mga namatay during the protest? Nakipag-ugnayan na ang ating ang protest at ang lokal na gobyerno para mabigyan ng tulong ang mga pamilya na magiging biktima. At binibigyan ko sila patuloy ang ngayon ang patuloy para sa kanilang pamilya. Okay. And how about yung issue regarding kay Captain Tony Biosel na kung saan isa din siya sa involved sa looting incident during sa kasagsagan ng martial law? Bakit parang may kalayaan pa rin siyang lumabas, sir, or gawin yung gusto niyang gawin? Parang bias sa kasagsagan ni justice system natin, sir. Bakit dahil ba siya isang opisyal? Regarding po sa issue na yan, lahat naman po tayo ay may karapatan na reklamo. Pero after that, na under for investigation para po ang pangyayari yan, eh, wala naman po tayong karapatan na ang kasaway at importan at isang dami na hindi ka nakapagunayan. Kaya under promise po ang last question, sir. Ito bang lakbayan ng pambansang Minorya is a front organization of the new Maharlika's Army? Sa isang samahan ng organisasyon na sinasabi na yan ay iniimbestigan ang tao para malaman ang maayos ng ating kamayanan. At sabaga ganun pa man, yan po ay ating lahat tayo, nasabi ko nga, na may karapatan na ihayag ng ating sarili kung ano man ang ating inain at para pa alaman sa kamayanan ang inyong dapat itong sabihin sa gobyerno. Okay. Well, that would be all for this morning, sir. Maraming salamat. Maraming salamat, Kaila, sa pagbigay ng opportunity na pagbigay ng detalye. Hanggang sa muling, magandang salamat sa umano po sa mga nanonood. Thank you. Magandang salamat. Personnel.
Hindi mo na.